Sa ikalawang araw ng pagpapatupad ng no beep card, no ride policy sa EDSA Bus Carousel, may mga pasahero pa rin nagre-reklamo. Ang kanilang hinaing sa ulat on the spot ni Mark Salazar. Mark? Rafi, ay hindi pa rin pala libre ang beep card sa EDSA Carousel. Ang dami tuloy nagre-reklamo kasi ang daming umasa doon sa anunsyo kahapon na pinag-utos na ng DOTR na ilibre na lang yung card. Kaya ay hindi pa pala. Kaya kung kayo'y sasakay sa EDSA Carousel, maganda pa rin kayo ng 145 pesos. 80 pesos dyan ay para sa card pa lamang at ang 65 pesos yung initial load mo. Ang sabi ni Assistant Secretary Gadis Libiran, yung spokesperson ng DOTR, alam na raw ng mga kumpanya sa likod ng automatic fare collection system na ito ang utos ni DOTR Secretary Arthur Tugade na dapat ibigay ng libre ang card. Pero nagni-negotiate pa raw kasi kaya hindi pa agad maipatupad. Sabi ng mga card seller, wala pa naman daw abiso sa kanila na ihinto ang retail ng card. Kaya ibinibenta pa rin nila ang beep card, ang haba ng walang physical distancing na pila sa bilihan ng beep card. Ilang may edad, Rafi, ang naninibago talaga sa cashless payment, nangangapa at kailangan i-guide ng mga taga-IAC na nasa bus stop kung paano gamitin ang beep card. Basically, ganito, ulitin lang natin. Bumili ka ng card sa halagang 80 pesos, lalagyan mo yan ng 65 pesos na initial load. Pagsakay mo ng bus, itap mo muna ang card sa terminal, kulay blue yan, makikita mo sa tabi ng driver. At pagbaba mo, bago ka bumaba, huwag mong kakalimutan itap ulit ang card. Dahil pag nakalimutan mo, ang isisingil sa'yo sa card ay doon sa kung saan ka sumakay, hanggang doon sa dulo, kahit hindi ka naman umabot, sa dulo ng ruta ang i-charge sa iyo. Kaya huwag daw ikakalimutan yung pag-tap out ang tawag nila. Kanina, Rafi, isang may edad na babae ang hinanapan ng beep card. Hindi niya naintindihan kung ano yung beep card na hinahanap sa kanya. Kaya senior citizen card ang ibinigay niya. Ay obviously hindi niya alam ang bagong sistema. Kaya sinamahan siya ng patrolman ng highway patrol group ng PNP sa bilihan ng card. Ay kaya lang, hala, wala palang pambili. Yung elderly woman, sakto lamang yung barya niya sa bulsa na pamasahe. Ay paano gagawin ni patrolman gas ngapan? Ay nakatingin kami, di bunot siya. Siya ang bumili ng beep card ng matanda. Ang laki naman ang pasasalamat sa kanya nung may edad dahil binilhan siya ng beep card at nakasakay yung matanda sa bus. Binabantayan naman ng IAC ang pagsakay ng bawat pasahero para makitang nagtatap nga sila dahil gusto nilang iwasan yung mga report na merong mga dumidiskarting driver na nagpapasakay ng pasahero ng kahit walang beep card tapos pag alis ng bus stop ay nakakaliwaan pa rin sila ng pera. So yun yung binabantayan, nakatoka dyan, ay yung IAC. Rafi. Mark, siguro marami ka rin naibunot dyan. Pero matanong ko lang, Mark, habang nininegotiate itong libreng beep card, yun nga, meron bang option man lang yung mga walang pambili ng beep card na makapagbayad muna ng cash pansamantala habang nininegotiate pa yung libreng beep card? Wala talaga, Rafi, kasi alam mo yung mga bus sa carousel, wala na talagang conductor. Hindi ka talaga pwedeng magbayad ng pera. At in fact, hindi ka pa sasakay ng bus kung ikaw ay walang ipapakita mo ng beep card. Kasi sa pila pa lang, pinapalabas na yung beep card. Pag wala kang beep card, gagabayan ka nila papunta sa bilihan. Hindi ka talaga makakasakay dapat ng bus. Binabantayan nila yan. Kasi kung wala nagbabantay, meron nga dumidiskarte rati na sasakay ng bus. Yung driver didiskarte pa sasakay niya kahit walang tinap na beep card. Magkakaliwaan sila ng bayaran ng pera pagka umalis na ng basta. Mm-hmm. Sa information dissemination side naman, Mark, wala bang pinamimigay na pulyetos dyan o flyers para ipaliwanag itong bagong sistema? Kasi nabanggit mo nga, medyo marami yung hindi nakakaalam at bago para sa kanila itong beep card. Mahirap naman sigurong one-on-one, ipapaliwanag mo pa itong bagong sistema ngayon. Matatagalan talaga, Mark. Walang pinamimigay na flyers, Rafi. Pero in fairness naman sa mga nandito sa bus stop, ay palagi naman, ina-explain naman sa kanila. I can imagine pagod na yung mga tellers na nagbebenta ng beep card. Kasi tinatanong talaga nila yung buyer kung marunong na ho ba kayong gumamit itong beep card. Pag sinabing hindi, uulit-ulitin nila yung paalala na ganito ho, may minimum dapat, di pwede.
minimum maintaining balance diyan ay dapat will not go below 60 pesos. Pag hindi po, hindi na, napakahaba ng kanilang paalala. I-tap in po ninyo bago bumaba. Huwag niyong kakalimutan i-tap out. Kundi, i-charge kayo ng sagat hanggang doon sa yung rate hanggang doon sa dunong ruta. Kaya, pinapaliwanag naman yan. At saka kung merong pasahero na dumating doon na walang beep card, sasamahan naman nila na doon sa pila ng bilihan ng beep card. And of course, tayo naman nag-re-report kung hindi naman nila napanood sa balita, ay pwede rin sila palaging pumunta doon sa mga social media platform ng mga transport agencies. Pero yun nga ang problema na nakita ko kanina, Rafi, yung mga elderly. Medyo talagang lito sila. Ay, sanay sila talaga naglalabas ng barya sa bulsa para magbayad ng saktong pamasahe. Uh-huh. At yung maraming bili na yan, confusing them. So medyo yun yung challenge. Oo nga, siguro nga konting effort pa para mag... disseminate ng information patungkol at isang magandang paraan siguro dyan ay polyetos nga na pwedeng ipamigay dyan sa mga pasahero. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.